So, ayun, welcome back mga ka-DIY. For today's video, meron tayong load testing ng inverter at saka yung giveaway natin kung sino bang mananalo nito mga ka-DIY. So, last video natin, ito, pinahula natin kung ilan yung total likes na makukuha ng video natin mga ka-DIY. So, yung sagot doon is 170. Ayan, 170 mga ka-DIY. So ngayon, check natin kung meron bang nakakuha ng tamang sagot. Siya nga pala mga ka-DIY, watch nyo yung video hanggang dulo kasi meron tayong surprise. Alam nyo na yan. So ayan yung video natin and then filter natin based on specific text. 170. Get natin kung meron bang sumagot ng 170 mga ka-DIY. So ayan, meron tayong tatlo. Hoy, tatlo. Tatlo lang yung ating pagpipilian. So, ayan na mga ka-DIY. Ngayon lang to. Today is December 26, 5:31 PM. Ang video na to is ngayon mapapublish 8 PM. So, ang total likes natin is 170. Ilan ba yung sumagot ng 170? Based sa ating comment picker, tatlo. So, i-draw na natin mga ka-DIY. Oh, yon, Ma'am Jane Tamayo, Merry Christmas, mga ka-DIY, 170 like po. Ma'am, congrats po kasi nanalo po kayo ng 18650 batteries. Ma'am, kontakin nyo lang po kami sa DIY Pinoy Group or comment po kayo sa video na to para mapadala po namin. So, congrats po, Merry Christmas, ka-DIY, Ma'am Jane Tamayo. So mga ka-DIY, kung hindi man kayo nanalo sa last video natin na giveaway, hindi pa naman tapos ang Pasko, stay tuned lang at panoorin nyo yung susunod na video natin regarding sa ating inverter. Niload test natin to mga ka-DIY, so watch nyo lang till the end kasi may surprise, alam nyo na yon. Naalala nyo ba si Chano, si CJ600Q? Iloload test natin siya ngayon. So, peak natin is 600 watts kung naalala nyo. Pero yung rated power niya, mga ka-DIY, is 300 watts. Tapos, meron tayo dito na DC watt meter. Ayan, makikita nyo yan. Tapos, ito yung magiging source natin. Wala kasi akong battery sa ngayon, mga ka-DIY, na sold out kasi. So, meron ako ditong 360 watts na power supply. So, kayang-kaya nyo dapat supplyan yung 300 watts output natin. So, from AC, gagawin natin DC. Tapos, from DC, gagawin ulit natin AC. Para lang matest natin yung capacity or load capacity ng ating inverter. Ang galing, no? AC to DC, tapos watt meter, tapos DC to AC. So, i-power on natin mga ka-DIY para makita nyo na mag-work yung ating power supply. Si inverter naman, di niya malalaman kung ano yung source niya, i-power supply or battery. Basta DC input yung hinahanap niya. So, ayan mga ka-DIY, meron tayong 12.77 volts galing sa ating power supply. Naka-on din siya, o, kulay green. I-power on ko ngayon yung inverter para makita natin yung idle consumption niya or yung no load consumption. Ayun, tumunog. Beep. Ayan. Nakikita nyo ba mga ka-DIY? 6 point something watts. So, 6.3. 0.50 amps. Yan. So, yan yung idle consumption ng ating inverter. So, kung halimbawa, pinower on mo siya tapos hindi mo ginagamit. So, kumukonsumo siya ng power kahit walang nakasaksak na AC appliances. So, kung hindi nyo gagamitin yung mga inverter nyo, mga ka-DIY, i-turn off nyo kasi sayang din yung power na nakukonsumo niya. Kasi, ayan o, nasa 6 to 6. Halos doon siya naglalaro, 6.5 watts mga ka-DIY. Ngayon, try natin saksakan ng load unti-unti para makita nyo. Una nating isaksak mga ka-DIY ay itong soldering iron ko. So, meron ditong extension dito kay kakabit. Itong extension na ito nakakabit sa ating power inverter. So, testingin natin kung gagana siya. Ayun.
Kita nyo, 45 watts. So, kumukonsumo ngayon ng 40 watts yung ating soldering iron. 40 watts. Dagdagan pa natin, mga ka-DIY. Isa pang soldering iron. Gusto nyo bang soldering iron? Magpapag-ibawi ba tayo? Comment lang kayo, mga ka-DIY. Ay, mababa lang to. 20 watts lang pala to. Ito, 20 watts lang. So, nasa 60 watts lang tayo, mga ka-DIY. Try naman natin. Isa pang heater, glue gun. Yan, nasa 80 watts na tayo, mga ka-DIY. Naglalaro na tayo sa 100. So, ayan mga ka-DIY, dalawang soldering iron tsaka isang glue gun, nasa 70 watts tayo kasi uminit na sila. So, ngayon, tanggalin ko, tapos isaksak ko naman yung mga laptop ko mga ka-DIY. So, dalawang laptop yon, testingin natin kung matataasan pa natin. Hindi ko kasi makabit yung rice cooker, 500 watts kasi, baka masira. Yung washing machine, mataas din naman masyado. So, try lang tayo ng mga load na pwede kong ikabit dito sa bahay mga ka-DIY ha. So, ayan mga ka-DIY, nasa 170, 50 to 70, ilan ba yun? Hindi siya nag-steady. 180 watts mga ka-DIY, bali ang nakakabit ngayon na load, dalawang laptop, isang TV, tsaka dalawang DC fan. So, ayan, nagmaabot tayo ng 190 watts mga ka-DIY. So, hanggang ngayon, so far, kaya naman ng ating inverter, hindi pa siya bumibigay. So, nasa 5 minutes na siya running. Pakita ko rin yung mga appliances, mga ka-DIY, na nakakabit sa ating inverter. So, ayan yung inverter natin, mga ka-DIY. Nakakabit yung extension. Ayan, nakakabit yung TV. Baka makapiray tayo, TV. Tapos, yung isa is yung DC fan. Ayan, yung DC fan, mga ka-DIY. Tapos, yung isa, papunta pa sa isang extension. Pangalawang extension mga ka-DIY, nakabit itong first laptop natin. Ayan, naka-heavy load test siya mga ka-DIY. Nakabit din itong DC fan natin, ayan mga ka-DIY. At saka itong pangalawang laptop natin mga ka-DIY. Lahat yan gumagana using yung ating inverter mga ka-DIY. So sa ngayon, load test natin nasa 170-80 watts mga ka-DIY. So nagpa-fluctuate siya dyan. So isip pa ako ng pwedeng ikabit na load mga ka-DIY. So ayan mga ka-DIY, load testing pa rin tayo. After 15 minutes, nasa 200 watts yung ating load. Okay pa naman, hindi pa siya sumasabog mga ka-DIY. Siyempre medyo umiinit siya. Gumagana naman yung fan niya kasi ayan, nararamdaman ko yung fan niya mga ka-DIY. Umiinit siya, tapos gumagana yung fan. Yung power supply natin, gumagana rin yung fan eh. So, ayan. Obserbahan pa natin mga ka-DIY. Update ulit mga ka-DIY, after 20 minutes, tapos yung load ko, dinagdagan ko pa, napaabot ko na ng 250 watts. So, malapit na dun sa rated power niya na 300. Kaso sagad na, tatlong extension na yung gamit ko. Tsaka, ayun, ang dami ko ng load dito na pwede sa bahay. Ayun. So, after 20 minutes, okay pa rin naman siya. Umiinit, kasi normal yun, kasi ginagamit natin. Gumagana naman yung fan niya mga ka-DIY. So, hintay pa tayo ng ilang minuto para mapatunayan natin yung load test niya kung gaano katagal at kung kaya niya talaga yung 300 watts. Yan. So, ayan, panoorin niyo lang mga ka-DIY ha. Umaabot siya ng 260 watts mga ka-DIY. So, lahat yon ilang appliances. Bilangin ko ha. Bali, 7 na appliances yung nakakabit ngayon. Dalawang DC fan, isang AC fan, dalawang laptop, isang TV, tsaka isang soldering iron mga ka-DIY. So, umaabot siya ng 260 watts.
So, update mga ka-DIY. Naka 40 minutes na tayo running yung ating inverter. So, umaabot tayo ng 270 plus watts yung total load natin mga ka-DIY. So, para sa akin, kung load test lang ang titingnan, approved na siya sa capacity niya na 300 watts. Kasi hanggang ngayon, hindi naman siya nagpipail. So, halos malapit na mag-isang oras, tuloy-tuloy siyang gumagana. Tapos, wala naman nagiging problema sa mga appliances ko na nakakabit. Yung mga laptop, DC fan, soldering iron, TV, lahat yun working at walang problema. So, pasado siya para sa akin mga ka-DIY. Hindi ko lang siya masubukan sa rice cooker, tsaka washing machine kasi hindi niya kaya yung power requirement nun. Masyado kasing mataas. Ito kasi, ang rated power natin is 300 lang and peak is 600. So, hindi kaya yung rice cooker tsaka yung washing machine. So, para sa mga TV, AC fan, laptop, tsaka soldering iron, soldering gun, yung mga ganung appliances or ganung mga devices, charging cellphone, walang problema mga ka-DIY. Kayang-kaya niya. So, pasado ang ating si CJ600Q. So, sa nga pala mga ka-DIY, dahil pinunod nyo yung video na to hanggang dulo, meron nga pala tayong announcement. Ipapamigay natin itong power inverter na to. Hindi natin maipapamigay yung bago natin na mas malaki, yung 1,500, kasi gagamitin pa natin yan sa mga susunod na project mga ka-DIY. Pero ito, dahil Pasko na, tapos na load test ko na, pwede ko na siya ipamigay mga ka-DIY. So, paano? Madali lang naman mga ka-DIY. Share nyo lang itong video na to sa timeline nyo sa Facebook, tsaka siguraduhin nyo na public mga ka-DIY para makikita namin. Pag na-share nyo na siya sa Facebook, comment kayo below sa video na to. I-comment nyo yung profile name nyo para magra-random comment picker ulit tayo sa comments mga ka-DIY. Tapos kung sino yung mapili natin na comment, dapat nandun yung profile name mo para masesearch namin. And then i-check namin sa profile mo kung na-share mo. And then if na-share mo, edi congrats, nanalo ka ng inverter mga ka-DIY. So, ayan. Sulit na rin to, di ba? Nagkakahalaga to ng 1.4 to 1.7. So, nabili ko siya 1.5. 1.5 nga ba? Basta yun. Dahil Pasko, mga ka-DIY, ipapamigay din natin siya. So, ayun. So, salamat nga pala sa lahat ng mga nagsusuporta sa ating YouTube channel. Please don't forget to subscribe and click yung subscribe button and then like. Thank you mga ka-DIY.